May problema siya sa minor. Sila nakapitong throttle natin. Ngayon pag binitawan ko tong throttle, mamamatay yan. Bitawan ko throttle ha, mamamatay yan. Yan ang gagawin natin ngayon. Ngayon i-check natin to. Wala, ayaw mo wala oh. Kanina nag-error 37. May gagawin lang tayo dito ng Aerox 155 version 1. Problema niya sa minor itong Aerox. Ayun, buhay lang natin. So may problema siya sa minor. Hindi umaandar to kapag hindi pinipihit tong throttle. RPM niya hindi umabot ng 15, hindi nga umabot ng 1,000. Ipakita ko sa inyo. Lobat niya yung battery. Wala pala tong kickstart itong Aerox. Mahaba pala ang battery nito. Nilagyan na natin lang ulit ng bagong battery. Yung nilagay natin ngayon galing dito sa Sniper. Pagganahin natin. Ayaw man daw sa kailangan, nakapihit tong truck. Itong throttle natin. Yan yung kanyang minor. Bitawan ko throttle ha, mamamatay yan. Yun. Yan ang gagawin natin ngayon. Ayaw tumuloy yung andar. Kikik natin doon sa may ISC. Nandun niya sa may bandang loob. Hindi natin makikita. So kailangan tanggalin to. Tanggalan natin yung kaha. Ito na yung check natin kung may napanood kasi ako nito. Ito lang yung ginawa niya. Ito ba? ISC. Ito. So ikakalibrate na ito. Check natin kung magagawa ko yung minor na yun. Oops. Okay, tanggalan natin. Ngayon, i-check natin to. First time ko magtanggal nito. First time kong gumawa ng ganito. Ayan. Yun, maluwag na nga. So, napanood ko. Ganito rin yun, maluwag. Yay, isang haba ng string. Nakikita nyo ba? Kita? Yan daw ay hipitan lang natin to. So, yun, maluwag na. Check natin kung totoo yung napanood ko. Yan. Pita natin. Yun. Higpit na. So, hindi naman masyadong kahigpitan. Pipihitin natin daw to ng 6. Bawat itong kanto na to, bilang natin yan. Halimbawa ito, dito sa daliri ko. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ika-calibrate natin to kasi nga wala tayong pang-calibrate na tools. Ang gagawin natin, patay sindi ng susi. Check natin kung obra nga. Patay sindi lang ha. Ito yung susi natin. Pagkabuhay natin, papatay natin. Okay. Isa po ulit. Right. Okay, so ngayon titestingin natin na ikabit na kung okay na ba yung minor. Kung pag kahit hindi natin isilingyator, hindi natin hawakan yung silingyator ay aandar na ba. Right? Ngayon, salpak na natin. Mahirap lang pagkabit nito dito, baka maano. Huwag natin prosahin.
May guide case ito eh, mayroong pasok. Ganito ba yung tinanggal ko na pag ganito harap doon yung itong wire. So huwag nating parasahin kasi may guide to. Hirap lang ikabit. Hindi sumasakto yung guide. Ingat lang kasi titipid tayo, baka lalo mapagastos tayo dito eh. Yun. Ito na ba? Mm-mm. Wala kung tama yung pero malambot naman, smooth naman. Check na ito na ulit. Yun. Tingin natin kung okay na ba yung minor. Balik ko muna itong lock. Testing natin. So ayun, the moment of truth, tanong kamot yung upuan ko ng pusa. Okay, buhay na natin. Testingin natin kung okay yung ginawa natin. Dito wala pa tayong makikitang error pagbuhay ko ng susi. Okay guys, okay nga. Hindi ko na hinahawakan. Dito nga, pinatay ko muna ang susi kasi nga napansin ko, nag-error 37. Sinubukan ko muna i-off ang susi baka sakaling mawala yung error. Pero ayaw talagang mawala yung error 37 na to. Ngayon, tatanggalin ko ulit itong IEC para i-check. Baka sablay lang yung kabit ko. Hindi ko lang alam doon sa ginawa ko siguro. Nag-check engine. Baka di lang nakakakabit ng maayos. Ayun na. Subukan ko lang tanggalin ang battery. Okay. Check natin kung mawala. Wala. Ayaw mawala. Oh. Check natin ulit. Ito lang yung kakabit dito. Sira. Nasira? Patay. Ay, magigpit na yung din na. Ilang iso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, patibuhay natin yung susi. May tanog ba? Okay. Hirap pasok mga boss. Hirap pala nito. Pawis ko ah. Daming carbon. Ang dami lang iso. Sana hindi nasira. Kanina nag-error 37 dilaw. So, testingin natin kung wala ng error.
baka lalo nasira. Uy! Error 47. Tanggalin ko ulit. Talagang nag-error 47. Paas kasi yung minor natin. Wala kasi tayong tools na pang ano dito, pang trace. Yung ginawa natin kanina na hinigpitan muna natin ang IEC tapos ibabalik natin ang anim na ikot. Nakita nyo, hindi okay. Kung napansin nyo, sobrang taas ng minor natin. Kapag mataas pala ang minor natin, magkakaroon ng error 37. Hanapin naman natin kung paano mawala yung error 37. Na-search ako na yun pala, pag mali yung calibrate natin ng IEC, lalabas talaga yung error 37. Kailangan nating i-estimate na lang natin yung angat ng itong umiikot na to. Kasi para mawala yung error 37, hindi kasi pwedeng naka-error sa may panel natin. Makikita nyo dito, pag buhay ko ng susi, may naka-display pang error 37, yung kulay dilaw. Makikita natin dito, nung pinandar ko na yung minor ko, hindi na umabot ng 2,000, medyo nasa 1,600 or 1,500+. Papansin nyo, may error 37 pa tayo sa panel. Maya-maya, mawawala na yan dahil dun sa ating ginawa. Ang ginawa ko nga pala dito, medyo inangat ko yung naikot sa gitna ng IEC. Siguro inangat ko ng mga 5mm or 6mm. Kasi nga, wala tayong diagnostic tools dito para mag-auto-scanning yung IEC. Wala na. So, guys, kung okay na, kung minor natin, okay na rin. So, yun, kahit di ko nahawakan yung silingador, okay na yung minor natin. Subukan natin bigayin. Sige. Ayan. Alright. So, nakuha natin. Natanggal natin yung error 37. Tingin natin patay na ulit. Tapos, buhay natin ulit kung babalik ulit yung error 37. Ayun, wala na. Okay. Okay guys. Ito na yung nagawa natin sir na unit, Aerox. Kahit bitawan natin ang silinyador, hindi na mamamatay yan. Yan. Tapos yung kanyang RPM steady na nasa 14 yata yun o 15. Okay na yung ano natin.